At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglabing dalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pagkikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Napatay ni Pedro si Aurora dahil sa pagsikat ng araw ay di na naibalik ang kalahating katawan ni Aurora. Si Aurora ay isa palang manananggal sa lugar na iyon. Maganda at paggabi, bigla na lang naghihiwalay ang kanyang katawan at pumapagit siya. Pinapatay niya ang mga lalaki at kinakain ang puso nila dahil lagi siyang sinasaktan at pinapaasa ng mga ito. Nang mawala si Aurora, napunta na sila sa bayan ng Santa Ana at hinanap nila si Susan na dinakip ng mga darakip noon. Pero sa kanamang palad, wala si Susan sa bahay nila hanggang makilala ni Pedro ang isang tricycle driver at doon siya tumuloy sa bahay niya at naikwento niya ang katapat ng bahay nila na yun ay isang aswa at yun din ang sinabi ng apo ng isang matandang at gusto niya na ipapatay kay Pedro ang kanyang lola para di na siya naghihirap pa sa kanyang kalagayan. At sinabi niya na pumapatay ang lola niya ng mga may sakit. Ang lola niya ay isang aswa at ikudento lahat na yun ni Boy. Kaya nagpapatulong siya kay Pedro para patayin at mahintuna sa kanyang kalagayan ang kanyang lola. Alam ko na may lola ka! Alam ko na hindi mo siya hayaan na makikitang naghihirap! Oo naman. Mahal na mahal ko ang lola ko dahil siyang palaki sa akin. Eh, siya na ang nag-alaga buhat ng bata pa ako. Kaya sige na, parang awa mo na. Tulungan mo ako para matapos ng paghiganti ng lola ko, lalo na sa kanyang paghihirap. Sige na, tapusin mo na ang lola ko. Tapusin mo na siya. Pedro, magpahinga ka muna. Hindi ka pa nakakabawi ng tulog mula nang nasa San Martin tayo. O nga, Pedro. Uy, ang cute niya talaga. Walang haggard look, oh. Tingnan mo, oh, ang pogi-pogi ng Pedro ko. Sige na, magpahinga ka na rin. Tabi tayo, Pedro, ha? Uy, ang mata, oh, nakatitig sa akin. Ang higpit talaga ng yakap. Ano ba yan? Nakita nyo ba yung lalaking nagpunta dito? Ay naku, di lang nakita, no. Nag-CCTV, kaya kami nagkakwentuhan noon. Nagmarites kami. Kaya yun. Ay naku, kahit hindi mo sabihin, sa tagal na nagkasama tayo, alam ko at nababasa ko ang isip mo. Talaga? Ako? Nababasa mo ang puso ko?
Hoy, Mariko, di ito oras para magbiro ah. Nararamdaman ko na gusto mong tulungan yung lalaki. Alam mo, hindi biro ang makalaban mo ang isang aswang. Alam mo ba na yung mga aswang ay malalakas yan at mararahas. Mapanling lang at di mo alam, nilalapa ka na. Tandaan mo, konti na lang ang kapangyarihan mo. At malapit na rin tayo sa mga darakip nun. Sana, maging matuto ka na gamitin ang kapangyarihan kung saan ito'y kailangan. Halika dito. Opo, mama. Ano po yun? Kung may balak kang kunin o saluhin ang kapangyarihan ng lola mo, huwag kang magkakamali. Pagod na ako sa mga paglilibak ng mga tao. Pinagtatawa na nila tayo. Ayoko na! Ayan na nating matapos yun! Pero, mama! Makinig ka sa akin, ha? Tandaan mo ang sasabihin ko na kapag ikaw ay naging aswang, lalayuan ka ng buong pamilya. Magiging mag-isa ka sa buhay. Kamumuhian ka ng lahat. Tandaan mo yan, boy! Pumapayag ka na ba? Pwede ko ba siyang makita? Halika! Pasok ka! Salamat. Alam mo ba? Napakabait niyo! Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng tao! Alam mo, pag pinapagalitan ako ng nanay ko, siya ang nagtatanggol sa akin! Di ko alam ang gagawin ko kapag wala na ang lola ko! Ano kayang gagawin ko? Paano kita sasakyan kung nakikita ko sa iyo ang lola ko? At kung hahayaan naman kita, patuloy kang mananakit. Alam ko na ikaw din ang nahihirapan. Ang hirap. Ang hirap ng kalagayan ko ngayon. Dahil nasa kamay ko ang buhay ng isang tao. Ng lola. Alam ko kung gaano kami kamahal ng katulad ng lola mo. Pero anong gagawin ko? Tulungan mo akong mag-desisyon, Diyos ko. Tulungan mo ako. Hoy, Pedro! Kanina ka pa dyan, lakad ng lakad. Ano bang iniisip mo? Ha? Parang nagpa-practice kang mag-cha-cha. Tango at bogi pa. Ano ba yan? Naalala ko lang ang lola ko eh. Nabibis mo na ba siya? Oo. Iniisip ko lang kung paano kung nasa kalagayan ako ni Boy. Na yung lola niya, eh, ganun din ang lola ko. Ganun din siguro ang gagawin ko. Alam mo, hindi naman ikaw si Boy, kaya huwag mong isipin yon. Pero isa din akong apo na nakikita, nagdurus ang lola. At mahal na mahal ko ang lola ko. Ngayon, anong gusto mong mangyari? Ano, Pedro?
tumapay ka na ba sa hinihiling ko sa'yo? Oo. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak. Hindi, tulungan niyo ko para hindi ako mapahamak. May kausap ka ba? Ha? Ano? Yung guardian angel ko. Biro lang. Huwag kang mag-alala. Mahina na ang lola ko. Hindi ka mahihirapan sa kanya. Para labanan siya. Kayang-kaya mo yan. Dapat marunong kang makipag-away sa mga aswang para sa mission mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. May sakit ang bata. Sigurado, napupunta ng lola ko yan para aswangin niya. Sabi mo may paraan para mapupuruhan ng aswang. Eh, dalawang bagay lang ang paraan para magabi mo ang aswang. Kung sinuntok mo o tinaga mo ito, dapat di lalagpas sa balikat ang sugat. Laging pailalim mong tusok. Paano kung pataas ang gagawin ko? Eh, hindi ito tatalab. Tatalbog lang ang itak. Kahit na binaril mo ito, hindi masasaktan. Ganun ba? Sige, tatandaan ko yung sinabi mo. Iwan mo na ako. Dalian mo. Iwanan mo na ako. Kung gusto mo, kalagan mo ako. Dali! Alam ko, nakakaamoy ako ng may sakit na bata. Naaamoy ko. Malalasaan ko naman ang isang bata. Sige na, umalis ka na, boy. Umalis ka na. Mamaya-maya, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lolo! Bakit kailangan na mangyari ito? Bakit? Hindi ko rin alam, apo. Hindi ko alam. Ang alam ko, pinagsisisihan ko na kung bakit hindi ako nag-ingat doon. Kaya nahawa ako. Ang gusto ko lang naman ay makipagkaibigan sa mga tao at mapagkakatiwalaan nila bilang isang mabait na tao. Sige na, umalis ka na. Baka ano pang mangyari sa'yo, apo. Umalis ka na. Umalis ka na, sige na. Alam mo, mahal na Rena, dapat sinamahan natin si Pedro. Baka anong mangyari sa kanya kasi. Para na rin masamahan natin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Para isipin niya na pabor tayo sa pagkakabayani niya, ganun ba? Naku naman, mahal na Rena. Ngayon ko lang alam na anti-hero ka pala. Nasaan ang warrior spirit? Ano ba yan? Hindi ako kontra sa kabayanihan, pero dapat nasa lugar. Mabuti at matulungin sa akin si Pedro. Anong magagawa natin? Wala tayong magagawa doon. Oo, talagang mabait at sobrang mabait. Ang totoo eh. Ang totoo eh, naawa ka na. Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Alam mo ba na you're so nakakairita? Paano kung sa kabaitan ni mapahamak siya sa mga narakip noon?
Paano na lang? Yun lang. Kawawang Pedro ko. Ano kaya kung malaman ni Pedro ang totoo? Paano na? Mahinang-mahina na ako, Apo. Ay, malapit na akong umalis. Pero nararamdaman ko na babalik-balikan ko ang pagiging aswang. Ayokong umalis ng ganito. Pero mahinang-mahina na ako. Tulungan mo ako, Apo. Kailangan na kunin mo na ang birtud ko. Ayokong maging aswang. Tulungan mo akong mawala ito bago ako mamatay. Tula! Apo, naiintindihan kita. Pasensya ka na. Alam ko na ang iniisip na yung ina ay iyong kanabukasan. Gusto ko lang naman na bago ako umalis sa mundong ibabaw, mahinahon ang mundo. Ayokong makasakit ng tao, kaya tulungan mo ako, Apo. Nararamdaman ko na malapit na akong magapi ng mga tao. Lola, mahal namin kayo. At hindi masisirang pangalan ninyo dito sa mundo. Ha? Lola? Ano nangyayari sa akin? Lola! Ngayon, naisalin ko na sa iyo ang pagiging aswang ko. Wala pa yung aswang, sabi ni Boy. Makikita ang aswang pag tutuod ako para makita ko ang totoong aswang. Uy, Pedro! Pedro! Andito kami! Ano? Akala ko pinabayaan niyo na kami. Akala ko di niyo ako sasamahan. Paano kung may mangyari sa'yo? Kami ang iyong konsensya. Ay, naku. Na naman. Grabe. Ewan ko ba sa inyo? Huwag nang magbangayan. Hello? Basta, andito ako sa aking my loves. Tingnan teka, mo. Tutuod ako. Kung may aswang nga, tatandaan kong sinabi sa akin ni Boy. Oo, kailangan na gamitin ko ang aking kapangyarihan. Ito na. Kukunin ko ang isang hiyas. Eto. Saluhin mo ang buto ng aswang na ito. Saluhin mo. Ngayon, aswang ka, itatara ko sa iyo ang buto ng manananggal. Ito! Boy, ikaw? Bakit ang akala kong lola mo ang aswang? Bakit ikaw? Ha? Sinalin sa akin ng lola ko ang bertod. At ito nga, namatay ng lola ko na maganda ang reputasyon niya. Dahil mahal niya ang mga tao, ayoko siyang maging masama. Ngayon, wala na ni Lola. Mawawala na rin ako. Ano kaya ang nangyari kay Boy? Magiling naming tagapakinig.
abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang, ang pagkikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika: Oscar Ora. Nilapatan ng tunog: Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon: Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.